Isang batang babae ang ipinakita sa simula ng pelikula. Si Rachel Hansen, na mabilis na sumusulat isang gabi, ay bibisitahin si Tom Hansen, ang kanyang nakatatandang kapatid, sa kanyang apartment. Tom ay sa ngayon ay pinanghinaan ng loob sa liwanag ng ang katunayan na siya sinabi ng isang huling poem sa kanyang mas mahusay na kalahati. Dahil sa pakikiramay sa kanyang kapatid na si Rachel at sa dalawang kasama ni Tom, kinumbinsi ni na Mackenzie at Paul si Tom na sabihin ang kanyang pag-aalala pagkatapos uminom si Rachel ng ilang baso, sinabi ni Tom na nasiraan siya ng pakiramdam matapos putulin ng kanyang mahal na siyota na si Summer ang kanilang pagkakaibigan na ipinagpatuloy niya iyon noong araw ng tag-araw, hindi inaasahang hiniling na siya ay magkita sa kanilang numero unong kafe at kailangan niyang makipaghiwalay kay Tom ay nadurodge sa kadahilan ng ang huling bahagi ng tagsibol ay hindi magkaroon ng kahulugan kung bakit siya iniwan nito lalo na bago ang huling pagtitipon Tom at tag-araw ay walang mga talakayan. Sinubukan ni na Paul at Mackenzie na pasayahin si Tom sa pamamagitan ng pagmumungkahi na lumipat siya mula sa tag-araw at tinutugunan ang mga isyu na maaaring humantong sa pagtatapos ng kanilang relasyon. Si Tom naman ay in love pa rin kay Summer at hindi siya kayang bitawan. Nagtakda siyang bawiin siya, kaya bumalik ang eksena 500 araw noong unang nakilala ni Tom ang tag-araw sa opisina kung saan siya nagtatrabaho, sa puntong iyon si Summer ay bagong katulong sa amo ni Tom. Kakalipat lang niya mula Michigan papuntang New York City. Nang makita ni Tom si Summer sa unang pagkakataon, na love at first sight siya. Nabighani siya sa kanyang kaakit-akit na karisma. Sinabi ni Summer na mayroon siyang hindi kapani-pani walang aura at bawat lalaki ay maaakit kaagad sa kanya. Dahil sa sobrang ganda niya, lagi siyang sinuswerte. 4 na araw pagkatapos ng kanilang unang pagkikita, hindi sinasadyang nasa elevator si Tom noong tag-araw. Nang mapansin na nakikinig si Tom sa musika ng bandang Smith, sinubukan ni Summer na simulan ang pag-uusap sa pamamagitan ng pagsasabi na gusto rin niya ang musika ng banda. Simula noon, naging mas interesado si Tom. Kasama sa iba pang mga halimbawa ang pagkuha ng napakamurang bayad sa pag-upo ng apartment, pagdadala ng maraming customer sa isang kafe, at kahit na pagtaas ng kita mula sa bus na palaging sinasakyan ng tag-araw. Sinimulan ni Tom ang paglapit sa tag-araw at hiniling sa kanya na makipag-usap para sa karagdagang impormasyon pagkaraan ng ilang araw, nang ang kanyang kumpanya ay nagsasagawa ng isang party sa opisina. Nagtrabaho si Tom sa isang kumpanya na nag-iimprenta ng iba't ibang greeting card, kabilang ang mga birthday card, wedding card, at death card. Ang kanyang damdamin para sa tag-araw ay naging mas malakas sa kanya. Ipinaalam ni Tom si Summer sa puntong iyon. Sinimulan ni Tom na kausapin ang kanyang nakababatang kapatid na babae tungkol sa tag-araw habang naglalaro ng mga video game. Nag-aaral siyang maging arkitekto, ngunit sa kasamaang palad ay naipit siya sa kumpanya. Naisip ni Tom na ito ay isang senyales na malamang na makilala niya si Summer nang sabihin niya sa kanya na marami siyang pagkakatulad sa tag-araw. Gayunpaman, hindi sumang-ayon ang kapatid na babae ni Tom isang araw habang nagpapahinga siya sa isang kafe kasama si na Paul at Mackenzie. Muntik nang sumuko si Tom sa papalapit na Summer dahil hindi siya sigurado kung makakasama niya ito. Minsan ay sinubukan niyang akitin siya sa pamamagitan ng compilation ng mga kanta mula sa paborito niyang banda, ngunit hindi ito umubra. Kinabukasan, noong nagpi-party ang kumpanya ni Tom sa isang bar, pumunta siya sa party para makipagkita kay Summer dahil umaasa pa rin siyang makipag-date dito. Lalong nabighani si Tom sa kanya, kaya, sinubukan niyang mapalapit muli sa kanya ng gabing iyon nang lumabas si Summer sa entablado at kumanta. Sa tulong ng kanyang matalik na kaibigan na si Mackenzie, sinubukan ni Tom na alamin kung may espesyal na tao si Summer. Dumating si Tom sa conclusion na si Summer ay nanatiling walang asawa noong panahong iyon. Ang pagkaalam na may pagkakataon pa siyang makipag-date sa kanya ngayong Summer ay naging masaya at gumaan ang loob niya. Tapos sabi niya ayoko nang magka-boyfriend dahil gusto niyang makapag-enjoy sa murang edad. Sa hating gabi, isinakay ni Tom at nang tag-init si Mackenzie na malakas uminom sa isang taxi. Sinabi ni Mackenzie na gusto ni Tom ang tag-araw. Pagkaalis ni Mackenzie sa tag-araw, hindi maganda ang ugali ni Tom at agad siyang itinulak palayo. Nahiya si Tom nang biglang tanungin ni Mackenzie si Tom kung totoo ba ang sinabi ni Mackenzie. 3 araw pagkatapos ng insidente, muling nakilala ni Summer si Tom sa photocopy room at bigla siyang binigyan ng mainit na halik.
Pagkalipas ng tatlong araw, sa wakas ay inamin ni Tom na talagang gusto niya ang kanyang tag-init. Napangiti si Summer nang sabihin ni Tom na gusto niya siya. Masigasig na ginantihan ni Tom ang halik ni Summer na nagpapakitang hindi niya sinayang ang pagkakataon. Sa kasamaang palad, ang halik ay hindi nagtatagal, at ang tag-araw ay biglang nag-iwan kay Tom na nalilito. Pagdating sa bahay, sinabi agad ni Tom kay Paul ang tungkol sa halik. Sumugod si Paul sa bahay ni Tom upang magtanong tungkol sa kung paano niya hahalikan si Summer nang hindi sinasadya. Pagdating doon ni Paul, laking gulat niya nang makitang naroon ang tag-araw. Sinamahan ni Tom si Summer sa isang tindahan na pag-aari niya sa isa sa mga shopping mall para maghanap ng angkop na bagay. Habang naghahanap ng angkop na gamit, nagbiruan sina Tom at Summer at nagpanggap na nasa totoong bahay sila hanggang sa natulog silang dalawa sa isa sa mga kutsan na nakadisplay sa gallery. Ipinaalam ni Summer kay Tom na wala silang seryosong relasyon noon. Dagdag pa ni Summer, ang gusto lang niyang gawin ay ang sarap sa saya nang marinig nila ito ni Tom. Matapos matagumpay na magkaroon ng one-night stand sa tag-araw, sumang-ayon si Tom sa mga salita ng tag-init at pinahahalagahan ang kanyang pagnanais na mamuhay ng isang relasyon ng walang dating status sa gabi. Nagsimulang madalas si Tom sa romantikong kapaligiran sa bahay ni Tom, at mainit silang naghalikan sa kama hanggang sa tuluyan na silang natulog ng magkasama buong gabi. Tumilitaw na mas maganda ang mga araw ni Tom kaysa karaniwan, at nagniningning siya ng kaligayahan sa kanya. Nagpunta sina Tom at Summer sa isang tindahan ng DVD para hanapin ang pinakamagagandang kanta para masimulan niya ang kanyang araw ng may higit na kumpiyansa at umaasa na magtatagal ang kanilang relasyon. Gayunpaman, nagrente sila ng isang pang-adultong pelikula mula sa tindahan at sinimulang panoorin nito sa Tom's pagkatapos magtalo tungkol sa musika. Muli silang nagtalik sa banyo pagkaraan ng ilang araw habang nanunood ng pang-adultong pelikula at mahigpit na magkayakap. Si Summer ay inimbitahan ni Tom na maglibot sa lungsod, at hiniling niya sa kanya na makita ang tanawin ng lungsod mula sa kanyang paboritong lugar. Hiniling sa kanya ni Summer na iguhit ang arkitektura ng mga gusali ng lungsod sa kanyang mga kamay 109 na araw pagkatapos nilang unang magkita. Naglaan ng oras si Summer sa kanyang apartment na puno ng magagandang painting sa bawat sulok. Habang nakahiga siya sa kama, ikinwento niya ang tungkol sa madalas niyang panaginip tuwing gabi, at patuloy siyang tinitingnan ni Tom. Isang parke sa isang mataas na bubong kung saan makikita nila ang lahat ng mga gusali ng lungsod ng sabay-sabay. Pagkatapos ay sinabi ni Summer kay Tom ang 6 na salita na hindi panya nasabi sa iba, na binago kaagad ang lahat ng may pagmamahal. Kasunod nito, tinuruan ni Tom sina Paul McKenzie at Rachel na malaman kung ano ang dapat niyang gawin sa susunod na si Rachel. Sa puntong iyon, iminungkahi niya na kumuha siya ng ilang impormasyon tungkol sa sitwasyon sa kanilang relasyon bago ito lumampas sa punto ng walang pagbabalik. Gayunpaman si Tom ay labis na natakot tanungin iyon dahil hindi siya handa para sa tugon na maaaring ibigay sa kalagitnaan ng taon kung aling tugon ang makapagpapatigil sa kanyang mga inaasahan. Huli ngunit hindi bababa sa Tom dared upang magtanong tungkol dito habang nasa isang kotse kasama niya. Casual na sumagot si Summer na hindi niya alam ang status ng relasyon nila dahil label lang ang status niya. Dahil alam niyang kulang sa linaw ang kanilang relasyon, napangiti na lamang si Tom nang marinig niya ito. Isang araw, habang nagpapahinga sina Tom at Summer sa parke ng lungsod, sinimulan nilang isiga ang salitang penis upang ipahayag ang kanilang pagkadismaya. Pagkatapos ay pumunta sila sa isang art gallery para makakita ng ilang art sculpture bago pumunta sa sinehan para manood ng sine. Sa gabi, pumunta sila sa isang nightclub para uminom at pag-usapan ang kanilang pang-araw-araw na buhay. Si Tom ay isa sa pinakamahuhusay na empleyado sa kumpanyang pinagtatrabahuan niya. Palaging pinupuri ng kanyang amo ang kanyang mahusay na pagganap. Nilapitan si Summer ng isang lalaking nakasot, at sinimulan niya itong ligawan sa harap ni Tom. Noong una ay parang hindi naman sila nababahala sa mga kinikilos ng matanda. Biglang pinagalitan ni Summer si Tom sa nangyari sa club dahil sa tingin niya ay gusto ni Tom ng bond between them. Gayunpaman, nang mapanuksong sinabi ng lalaki na hindi siya sigurado na ang isang tulad ni Tom ay maaaring maging kasintahan ni Summer, agad na binugbog ni Tom ang lalaki. Nakalulungkot, tumugon ang lalaki sa pamamagitan ng paghampas ng malakas sa mukha ni Tom. Pagkatapos ay umalis sina Tom at Summer sa club.
Pagdating nila sa bahay niya, pinagalitan ni Summer si Tom sa nangyari dahil akala niya gusto ni Tom ng bond between them. Tom tried not believing that, he claimed that he only did that to defend her Summer. At tinanong si Tom na umalis kaagad sa bahay, si Tom, na masama ang loob, ay muling nagtanong tungkol sa katayuan ng relasyon, hindi tumugon si Summer, na ikinagalit ni Tom at iniwan siya kaagad. Kinabukasan, dumating si Summer sa bahay ni Tom at humingi ng tawad sa kanya sa lahat ng nagawa nito sa kanya. Na hanggang ngayon ay sumasamba pa rin kay Summer, tinanggap ang paghingi ng tawad, at silang dalawa ay natulog buong gabi kinabukasan. Kinaumagahan, naging maayos muli ang kanilang relasyon, at nagsimula silang mag-usap tungkol sa kanilang ex. Noong una, naniniwala si Tom na ito ay isang senyales na ang tag-araw ay nagkakaroon ng damdamin para sa kanya. Tumalabas na ang tag-araw ay lalong nagiging hindi interesado kay Tom sa paglipas ng panahon, at ang kanilang relasyon ay kulang sa passion, ang araw pagkatapos nito. Hindi lang kailangang tanggapin ni Tom na hindi na magtatrabaho si Summer sa opisina sa araw na iyon, ngunit nakatanggap din siya ng email mula sa kanya na humihiling sa kanya na makipagkita sa kanya sa kanyang bahay sa susunod na linggo at nagsasabi sa kanya na maghanda na maging kaibigan niya. Nalungkot si Tom dahil na friend zone siya ni Summer. Dumating si Tom sa opisina sa sampungin na estado na walang espiritu. Ipinatawag si Tom sa silid ng direktor dahil sa lumalalang pagganap niya sa nakalipas na ilang araw, at nagpasya siyang alisin ang lahat ng mga bagay na ginawa niya sa tag-araw balang araw. Iniisip na si Tom ay galit na galit at walang pakialam. Sinubukan ni Tom na i-hypnotize ang kanyang sarili nang mapagtanto niya na. Ang pag-alis ng tag-araw ay nagpagulo sa kanyang buhay kaya inilipat siya ng direktor sa obituary division upang tumugma sa kanyang kalooban. Kaya, kinasusuklaman niya ang tag-araw sa lahat ng paraan. Sinubukan pa ni Tom na makipag-date sa ibang babae. Si Allison, upang magpatuloy mula sa tag-araw sa Calunos Lunos na hindi niya maaaring baliwalain ang tag-araw at, nakakagulat, nagsimulang maliwanagan ang lahat tungkol sa kanya kay Allison nang siya ay matinding lasing isang araw, si Tom ay naglakbay sa isang lugar sa pamamagitan ng tren at bigla siyang bumalik upang makita ang tag-araw. Siya pagkatapos, sa puntong iyon, ay lumipat patungo kay Tom, na kamakailan ay nagpahayag na hindi siya nakikita at nagsimulang tanggapin siya upang makipag-usap. Iisang event pala ang pupuntahan nina Tom at Summer, nakatanggap sila ng imbitasyon sa isang kasal mula sa katrabaho nilang si Millie, at pupunta sila sa kasal ng tag-araw na iyon. Inanyayahan si Tom na makipag-usap sa akin sa isang tasa ng kape sa cafeteria ng tren. Naalala ni Tom at Summer ang kanilang mga nakagawian noong sila ay magkasama pa nang dumating sila sa kasal ni Millie. Nang sumunod na gabi, habang nagsasayaw sila, inimbitahan ni Summer si Tom sa kanyang party sa susunod na Biyernes. Pumunta si Tom sa apartment ng tag-araw noong sumunod na Biyernes na nakasuot ng maayos na suit, umaasang pagbutihin ang kanilang relasyon. Pagdating ni Tom, binati agad siya ni Summer. Matapos bigyan ng regalo si Summer at kausapin siya sandali, nalaman ni Tom na ang party ay engagement party ni Summer kasama ang ibang lalaki. Nawala agad ang mga inaasahan ni Tom nang harapin niya ang realidad na engaged na si Summer sa ibang lalaki. Sa gabi, ikakasal sa ibang lalaki ang babaeng mahal na mahal niya. Si Tom ay labis na nalungkot at nalulungkot kaya nagpasya siyang umalis kaagad sa party. Simula noon, lalong naging mahirap ang mga araw ni Tom. Siya ay pinanghinaan ng loob sa isang lawak na ito exacerbated kanya Tom's exhibition sa lugar ng trabaho ay din deteriorated at kahit na siya ay halos buwagin ng pagtitipo na gaganapin sa pamamagitan ng kanyang pinuno sa paligid noon, pakiramdam na lilito sa kanyang buhay, Tom umalis sa kanyang trabaho at pumunta upang makita Rachel. Pinayuhan siya ni Rachel, ang kanyang nakababatang kapatid na babae, na hayaang mawala ang anino ng tag-araw sa kanyang buhay at iwasang alalahanin ang mga alaala niya kasama siya. Sinubukan ni Tom na bumangon sa pamamagitan ng pagtutuo ng pansin sa trabahong gagawin niya pagkatapos makakuha ng payo mula kay Rachel. Bumalik siya upang tumutok sa iba't ibang larangan ng disenyo at nagsimulang mang-alap ng mga portfolio upang mag-apply sa ilang organisasyon bilang isang inhinyero. Si Summer naman ay ipinagpatuloy ang kanyang buhay at nagpakasal makalipas ang ilang araw sa kanyang fiancé. Nagsimulang magchat sina Tom at Summer sa parke ng lungsod, kung saan madalas siyang gumugol ng oras. Nasa hardin din si Summer.
Pagkatapos ay nagtanong si Tom kung bakit binago niya ang kanyang pagpayag na magpakasal sa isang lalaki sa isang relasyon. Sumagot si Summer na nangyari lang ang lahat at iyon ang kapalaran na kinailangan nilang mabuhay 500 araw matapos unang makilala ni Tom si Summer. Pumunta siya sa isang kumpanya para makapanayam bilang isang architect sa company lounge. Siya ay dating napakalaban sa isang bonus sa relasyon. Sa liwanag ng mensahe noong nakaraang tag-araw, napagtanto ni Tom na walang kapalaran kung walang pagsisikap at nakilala ang isang dalaga ng hindi sinasadya na magiging karibal niya sa panayam. Kaya naman niyaya niya ang babae para uminom pagkatapos. Noong una ay tumanggi ang dalaga, ngunit kalaunan ay nagbago ang isip niya at tinanggap ang imbitasyon ni Tom. Sa pagtatapos ng pelikula, nakilala ni Tom ang batang babae at natuklasan na siya ay pinangalan ng taglagas. Ang aral dito ay huwag umasa sa ibang tao para sa ating kaligayahan. Hindi natin kailanman maasahan at titiyakin ng iba ang ating kaligayahan. I-on ang mga notification, please mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, at i-like ang channel para suportahan ito. Maraming salamat sa panunood.